Sige po, tayo na po tayong lahat. Tayo po iawit ng isa. Ang ating pong awitin. Hintayin lang po natin. Nagkaroon lang po ng naghang po ata. Amazing Grace. Katayin po natin yan. Amazing Grace that save a wretch like us. First verse na. Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How is she? Is appear the hour I first believe. Through many dangers, toil and snare, I have already come. 'Tis grace brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's grace than we first begun. Maraming salamat po. Hebrews 2:22. Nabasa ng ulan yung ating mga saksakan, linya pala. Hebrews 9:22. Hindi pa kasi natin mabuksan yung aircon na yan. Naiinip na ako. Tagal-tagal, mamaya magtampo ko dyan. Kahit pwede na siya, hindi na natin gamitin eh. Tampo ba? Hebrews 9:22. Basahin po natin sabay-sabay. Okay, ready? Read. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagdinig mo po sa amin po mga panalangin. Salamat din, Panginoon, sa pagkakabasa ng inyong pong salita. At ngayon pa lamang, Panginoon, salamat po kami sa mga tugon na ibibigay mo po sa bawat panalangin na aming pong ginawa.
Pinupuri ka po namin, Panginoon, ito po lahat ay aming hiniling salamatan sa pangalan ng Yesus. Amen. Okay, so patuloy natin pag-pray, Sterling, ha? Dalawang araw pa. May isang Sabado at Linggo pa po. Amen. So, prayer lang po. Kanina po, mga kapatid, yung pong mga surrenderies, yung mga, ano beto, yung mga estudyante, yan ang tawag po sa kanila eh, no? Pero ito po yung mga drug user na nasa, ano bang tawag daw sa kanila? Yung listahan? Watch list, yun. Ay, graduate na po kanina. Nakagraduate na po sila. Ano po, at naging maganda naman. At ang natutuwa lang po ako doon po sa mga nasa watch list po na yun, na isa lang po ang kanilang sinasabi na talaga nagbago sa kanila ay ang Panginoon. No? So, nakakatuwa. Ano po? Tapos sa lahat ng mga pastor, ako po ay isa sa mga pinagsalita doon sa Entablado. Kaya ang mga kabak-tubak ko si Vice Mayor, tsaka si Mayor, tsaka si MA. Tapos yung kanilang guest speaker. Ano po? Kaya patuloy lang po natin ipanalangin ngayon po, no? Na ini-invite ko po yung mga yon na tulungan nyo po ako maipollow up yung mga yan kasi karaniwan sa kanila puro babae na mga taga Matadero. Ang iba dyan kilala ni ano eh, ni Sister Josie. Ano po, no? Kaya mag-pray nyo po na maging maayos po yan at maka-attend ng regular. Anong araw kasi, pag pinag-uusapan, ang mga recovery program ba dyan sa gobyerno? Kasi, mga siguro early 90s, nandiyan na yan. Basta nung naging presidente na si Fidel Ramos, no, yan po yung ginawaan niya ng memorandum of agreement, yung recovery program. No, nag-ano po siya dyan ng MOA na yung mga pastor ay pwede po magturo. No, yun nga lang, yung programa nila nung araw, huwag ka raw magbubukas ng Biblia. Ganun po. I-quote mo yung Bible, pero huwag ka magbubukas ng Biblia. At syempre, hindi mo rin ipupront yung iyong relihiyon, no, yung sekta. Na, lagi pong ganun. Eh, nangyari po, yung mga nauna, edi wala nga banggitan na gano'n. So, ang authority nagiging parang moral na lamang, hindi spiritual. Ngayon, inopen na po nila eh. No, katulad po si Mayor kanina, narinig ko, sabi gano'n, oh, alam po naman namin na mga nagturo sa inyo, mga kung saan kayo gusto nyo umattend na church, sige, magpunta kayo, sumapi kayo sa kanila para magbago na talaga kayo. So, ibig sabihin, now, they are encouraging, no, yung nasa relihiyon na. Eh, dapat pasimula, yun na po eh. Ayan ko, kay Brother Manny, ganun di ba, no? Ayaw pasabi, no? Hanggat maaari eh, i-quote mo lang yung Bible. Huwag ka raw magbukas ng Bible. Kasi nga naman, naunawaan natin, very offensive yung kung may Muslim na naroroon, very offensive. Pero, hindi naman marami yan eh. Kung ma-offend yan, di hayaan mo na ma-offend kung isa lang naman yan. No? O baka rin naman kausapin siya ng Holy Spirit. Di ba? Kawa niyo po yun? Now, so, kanina po, masaya rin. Kasi pilot, ano po ito, itong batch na ito eh. Na, at ang feedback naman po, napakaganda. Tapos meron pong isang nagsalita po doon na babae, si Maria Teresa Marquez. Now, siya po ay, ano ba ito, presidential liaison, ewan ko po. Pero na, siya po ay connected sa Malacanang. Na siya raw ay may TV program. Ewan ko kung nakita nyo yan, ano? Na nung natapos po yung programa, binilong sa akin ni Steria, sabi, Pastor, ngayon ko lang po nalaman, member pala po yan ni Kibuloy. So maganda, alam nyo yung mga, di ba nakita nyo, pag napapanood nyo minsan yung kay Kibuloy, magaganda yung mga babae. Ganun po ang itsura. May itsura. Yun nga lang, magaling din siya magsalita, ang dami niya pong ano eh, mga yung nakakabit sa pangalan niya, mga Doctor of Divinity, yung mga ganun ba? Ay, sabi ko sa akin po, yung DD, tapos PH, ano ba yan? Yung
PD at PhD. Yung mga ganyan, no? Yung DD, dating demonyo. Oh, di ba? Hindi, Doctor of Divinity yan. Now, yung isa naman, parang doktor, pero hindi. Oh, di ba? Yung PhD po yun. Anyway, kasi nga, meron nga pong seminar daw na gagawin sa Subic this coming October na sinasama po ako ng munisipyo. At tinatanong ako, ano po ba ang naging educational attainment? Sabi ko, pastoral theology graduate. So yung secretariat nagtanong, ano po ba yun? Hindi nila kilala yung kurso ko eh. Na? Sabi ko, yan ang kurso namin sa seminaryo. So, wala naman talaga akong undergraduate ako ng college. Ay, yung ating Bible school, 3 taon lang yun. O, yun yung title. So, wala nang kasi mga kasabayan ko po doon, mga doktor. Na talagang mga earned doctor po itong mga ito. Talagang may mga titulo. Ha? Basta sa akin lang, basta ako servant ng Panginoon, tapos. Yun lang, di ba? And anyway, privilege din po yun na tayo po. At talaga pong pati si Vice Mayor, special mention po yung ating church. No? So, purihin ng Panginoon. Talaga daw, blessed na blessed. Tapos yung mga inimbitahan natin noong Thanksgiving, nakita ko doon, na isa-isang umihingi ng paumanhin. Pastor, sorry po, daw ako nakarating. Kanya-kanya silang dahilan eh. Sabi ko, okay lang. Hindi naman ako nawalan kayo eh. Ha? Anyway, salamat sa Panginoon. Amen? Okay, ngayon po, share ko po sa inyo ito, mga kapatid, na yung 9:22, na sabi yan, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood, there is no remission. Amen? Ngayon, kunin po natin yung salitang without. Without. Na? Kasi, mga kapatid, merong mga bagay-bagay sa buhay po natin na hindi po tayo po pwede kung wala yun eh. Tama po ba yan? Na, halimbawa, hindi tayo pwedeng mabuhay ng matagal na walang tubig. Kailangan natin ng tubig, hindi ba? Na siguro, mga ilang araw, kaya mo pa, pero hindi pang matagalan. Na pag na-dehydrate ka na, talaga namang may kalalagyan ka. Na, hindi rin po pwede, mga kapatid, we cannot go any longer without food. Diba? Amen? Na siguro, kaya mo, parang 40 days and 40 nights, kaya mo mag-fasting. Pero yun lang ang naka-record sa Bible, siguro after that, talagang hindi mo na kaya. Na, hindi rin tayo po pwede, mga kapatid, na makatagal, na hindi humihinga. Alam niyo, pag sinisinok ka, sabi, huwag kang huminga. Ganun, ako pa naman pag sinisinok, 3 araw bago mawala eh. Kaya pag nawala yan, sakit na ng dibdib ko. Sabi ng mga anak ko, baka papa, meron ka ng sakit sa puso. Siyempre, inom ka ng tubig. Sabi, pag uminom ka ng tubig, kailangan nakataas daw yung kamay, di inom ako ng tubig. Na mawawalan konti, babalik na naman eh. Na? Kaya sabi, pigil ka na hinga, hindi mo rin kaya pigilan eh. Di ba? Sabi ko, hindi pwede yan. Alam, we cannot go without love. Kaya nyo ba magtagal na walang nagmamahal sa inyo? Ha? Amen? Na, hindi lang tao. Kasi siyempre, yung mga alaga nyo nga hayop, mahal kayo eh. Minsan nga, mas maganda pang sumalubong sa inyo yung mga aso eh. Kakawag-kawag pa yung muntot, di ba? Na? Okay, but anyway, mga kapatid, dito po, merong ilang mga bagay na hindi po pwede talaga na mawala. Katulad yan, sa ating nasabi yan, without shedding of the blood, is no remission of sin. So, sa madaling sabi, mga kapatid, dito po, kung wala pong pagkabuhos ng dugo, wala po tayong kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya hindi pwedeng hing mawalayaan eh. Ano po? Na? At dito sa Old Testament, alam niyo ba sa Old Testament, kailangan mag-offer ka ng mga tupa. Na? At yung priest, na? Yung pong priest, mga kapatid, ang unang dapat na mag-offer, kailangan kasi yung tinatawag na atonement. Ano po? Yung parang ikaw ay maghahandog sa Panginoon para ang kasalanan mo ay mapatawad.
So, nung Old Testament, ang unang gagawa niyan, yung priest muna. Na he will make atonement for his own sin. Pagkatapos po nun, sa kanya pa lang po, ilalapit no, ang mga Israelitas para sila naman ang mapatawad. Ano po? Ganyan po yan, nung Old Testament. Ano po? Okay. Sa New Testament naman, sa ibig sabihin, continuous po yun. Na, kaya ilang beses tayo nagkakasala sa isang araw. Di napakaraming beses na offering yan, na paghahandog o paghingi ng tawad. Na, kaya para bang ang kapatawaran ng kasalanan ng Old Testament, nakasalalay yan kung paano ka naghahandog sa ating Panginoon. Amen? At napakarami pong klase yan. Merong scapegoat offering, may sin offering, may trespass offering, merong heap offering. Na, ang daming klase po dyan, mga kapatid eh. Na, kaya makita nyo po, parang napakahirap, kaya kailangan mo talaga ng priest nung araw. Na, ng New Testament naman, ang nangyari naman ng New Testament, si Jesus Christ na po ang naging offering. Na, siya na po ang inihandog na ang sabi dyan, na the Lord Jesus Christ was sacrificed once and for all. Sa Hebrews chapter 10, verse number 10. Tignan po natin yan. Hebrews chapter 10, verse 10. Sabi niyan, by the which, sabi niyan, will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once for all. Yan ang sinabi. Amen? Na? So, ibig sabihin, isang beses na lang to para sa lahat na. Na, at tingnan nyo, ipisipin nyo po, no? Kung yung tayo nasa Old Testament pa rin, kahalimbawa sa pamilya mo, lima kayo. Lima na lang. Tatay, nanay, panganay, si ate, at si bunso. So, ibig sabihin, ang gagawin nyo ngayon, sa bawat magkakasala niyan, tagi-tagi isang offering yan. Nagawa niyo po, sa hindi lang isang offering, kailangan limang offering kayo. Ang tanong, kaya niyo ba? Ganon. Paano kung hirap talaga kayo? Di ba? Kaya nung ginawa po, mga kabatid, sa New Testament, sabi diyan, ano, si Jesus Christ na po, yung kanyang katawan, ang ni-offering once for all. Amen? Okay. Bakit daw ganon? Balikan natin yung verse number 4. Ito, verse number 4. Ng chapter 10 pa rin, ng Hebrews. Sabi dyan, ayan, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sin. Na, lundagan natin yung verse number 9. Verse 9. Then saith he, lo, I am come to do thy will, O Lord. He taketh away the first, that he might establish the second. Verse 10. Yun na. Na? By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Nakita niyo po? So, ibig sabihin, ano, napakalaking biyaya ang ating natanggap sa kapanahunan po natin. Kaya nga tayo po ngayon ay nasa dispensation of grace. Amen? Biyaya po eh. Hindi mo na kailangan maghandog ng mga baka, ng mga kambing, ng mga tupa o mga kalapate na ikaw na lamang po ay manampalataya sa Panginoon. Sa madaling sabi, mga kabatid, dito pinapakita sa atin, ano? Now without the shedding of the blood, then no forgiveness of sin. Kaya kung wala niyan, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Pangalawa, na without faith, sabihin sabihin, hindi rin tayo po pwede na walang pananampalataya. Without faith, na it is impossible to please God. Na sa Hebrews 11:6 naman yan. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God
must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. No? Kaya kung alaraw tayo pananampalataya, wala rin. Amen? No? Sabi dyan sa Hebrews 11:6. Kaya itong verse na ito, na parang lagi po natin ay kukote. It is impossible to please God without faith. No? Pero ang tanong, meron ba tayong naging attempt talaga? O ano ba yung mga naging attempt natin to really please the Lord? Amen? Nakuha niyo po? So, pag sinabi po natin, na without faith, it is impossible to please God. Paano mo ba ipiniplease ang Panginoon? Di ba? Sabi, hindi, piniplease ko naman ang Panginoon. Paano nga? Ano ang ginagawa mo para i-please siya? Kapag meron kang piniplease na tao, anong ginagawa mo? Di ba, iba? Di ba, parang binobola? Sabi, yung guwapo mo, ha? Kasi gusto mo lang ma-please siya, eh. Yan, gara nung suot mo, ha? Mira, Amerikana mo, green, di ba? Tapos, eh, kulay red yung kurbata mo. Yan, yung ganda ng kombinasyon. Ano yun ba? Yung mga ganang parang na, binubula mo na. Pero actually po, you just want to please Him. Ngayon, ang Panginoon, hindi ganun eh. Sabi ka ba na, pag gusto natin, i-please ang ating Panginoon, sabi diyan, without faith. Alam niyo po ba paano natin napi-please ang Panginoon? Pag ine-exercise natin yung ating faith. Paano po yung ine-exercise yung ating faith? Sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Sabi ka ba na, yung mga pangako ng ating Panginoon sa Biblia, pag yan po ay kiniklaim natin, we are actually po pleasing God. Amen? Oh, parang kanina nga, no? Kasi merong isa po doon na, ano, na estudyante, nagbigay ng testimony. Na alam niya na ngayon talaga ay binago na siya ng Panginoon. At alam niyo po, parang nakakatuwa. Kaya sabi niya nun, na talagang napakalaki, sabi niya po, no, napakalaki ng naitulong sa amin ng mga pastor dahil doon sa kanilang mga pangangaral. At dahil sa Panginoon, syempre. Na parang matutuwa ka, kasi mga kapatid, alam niyo po, no, na yung kanilang mga narinig na galing sa Bible, aba kanilang hindi lamang narinig na ilagay sa isip, kundi na isa puso. And that is one thing, we can please God. Now you claim God's promises or you take God at His word. Ayan po. Na? Kasi nga mga kapatid, i-exercise natin yan. Para po makita talaga sa atin po na talagang tayo po ay na mga lingkod ng Diyos na mumuhay para sa Panginoon. Na kaya sabi nga ng Romans 10:17, without faith, it is impossible. Oh, no. So faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Now, okay. Ano ba yung mga kailangan natin? Siyempre, faith for salvation. Na tinabi ng Panginoon, di ba? That whosoever believeth on Him should not perish, but have eternal life. Diyan, 3:16 po yun. Ando doon po, yun, yung paniniwala. Ano pa yun? Faith for sanctification. Alam niyo ba yung sanctification? Ang sanctification po, mga kapatid, ibig po sabihin na, ikaw po ay inihiwalay ng Panginoon para magamit niya. Set apart ang tawag yan. Na kinuha ka ng Panginoon sa sanlibutan, nilagay ka niya, ibinukod ka niya para magamit niya. Sanctification po yan. Sa madali sabi, no, hindi ka kinuha ng Panginoon sa magulong mundo at ibinukod na wala kang gagawin. Na kaya nga sabi di ba, ni Paul kay Timothy, fit for the master's use, yung vessel unto honor. So, mga kapatid, ano, tayo po ay iniligtas, inilayo o inalis ng Panginoon sa makasalanan ng mundo, ibinukod po tayo, mga kapatid, para magamit ng ating Panginoon. Ngayon, paano mo i-claim yan? Eh di syempre by faith. O 1 John 5:4. 1 John 5:4. Naghang na uli. Ha? Ayun. For whatsoever is born of God overcometh the world. Na?
And this is the victory that overcometh the world, even our faith. So, ibig sabihin, mga kapatid, matagal na tayo nakikipagbaka sa sanlibutan ito. Pero dahil sa ating pananampalataya at sa Panginoon, nagtatagumpay tayo. Amen? Na? Paano ka nagtagumpay? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ha? So ano pa? Faith for security. Like sabihin, kailangan manalig ka, maniwala ka, ng pinangako ng Panginoon na ikaw ay kanyang isi-secure, aba may security ka na. Natignan po natin dito, 2 Timothy 1:12. 2 Timothy chapter 1, verse number 12. Sabi dyan ha, for the which cause I also suffer these things, nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against that day. Amen? Meron po tayong security na naroon po. So, hindi po pwedeng wala po yung shedding of the blood. Kasi pag wala pong shedding of the blood, wala pong forgiveness of sin. Hindi rin po pwede, mga kapatid, na wala tayong faith. Kasi pag walang faith, mga kapatid, hindi imposible natin ma-please ang ating Panginoon. Amen? Na? Okay, pangatlo, without works, faith is dead. Na? Tignan po natin, James chapter 2, verse 26. Medyo paliwanag natin to. James 2:26. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Amen? Okay. Now, sa verse number, 17. Balikan natin yung 17 muna dyan. 18, 19. Basahin muna natin lahat yan. Hanggang 20. Tignan niyo po ha. So, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Okay, 18. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Now, mga kapatid, huwag po tayong maliligaw dito. Na hindi po pinag-uusapan ng kaligtasan yan, ha? Hindi po, mga kapatid, pinag-uusapan na ikay ay manampalataya tapos may mabuting gawa ka pa para maligtas. Hindi po. Tingnan natin mamaya. Verse 19. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Verse 20. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead? Okay. Now, ano po ang sinasabi po rito? Na, ito po, hindi nagtuturo na kailangan natin dagdagan yung ating pananampalataya na, ng ating pong magagawa para magkaroon tayo ng justification. Hindi po yun sinasabi niya. Kasi ang tunay na yung true justification produces works. Sabi, kung talaga nanampalataya ka sa Panginoon, ang ipinuproduce niyan, yung works. Hindi yung mag-work ka para magkaroon ka ng justification. Iba po yun. So, ibig sabihin, mga kapatid, nakamtan mo na yung justification at ang nagiging products po niyan o product niyan ay yung iyong mga maayos at magagandang gawa. Yan po ang sinasabi ni James. Na? Hindi sinasabi ni James, mga kapatid, dito, para ikaw ay maligtas, no? Dagdagan mo ng gawa ang iyong pananampalataya para ikaw ay maligtas. Hindi po. Ibig sabihin po, no? Kaya ka gumagawa ng magaganda kasi ikaw ay ligtas na. Nakanya po, ang pagkakaiba ng dalawa. Na? Kaya the person who claims to have been saved but never render, no? Forth any works has not experienced Bible salvation.
Kaya pag mayroon nagsasabi, ligtas ako, ligtas ako, wala naman nagbabago sa kanyang buhay, ay, Ginoo, baka hindi ligtas. Sabi nga, save lang siya sa nguso, hindi sa puso. Amen? Okay. Na? So, masasabi po natin, ano, without faith, impossible to please God. Diba? Without works, then our faith is dead. Na? Okay, ang pang-apat, ito po. Without sanctification, no one will see God. Na, tignan po natin ito. Hebrews 12:14. Hebrews 12:14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Now, natandaan niyo pa yung ating message last Sunday? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Pareho din kaya ito, verse na ito? Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Na, ano po yung definition natin ng pure heart o word na ginamit? Integrity. Di ba? Ano yung integrity? Wholeness. Natatandaan niyo ba yun? O ano pa? Authenticity. Ano yung pangatlo? Ano? Unmixed motivation. Sabi ko ba, yun yung pure heart eh. Na? Pag yun po, nasa'yo, then you will see God. Sabi, ano? Yung you will see God, you will have a very intimate relationship sa ating Panginoon. Ngayon, ang sinasabi dito, yung sanctification, ulitin ko yung sinabi, ano ba yung sanctification? You are set apart na, from the world for the Master's use. Amen? Sa ibig sabihin, tignan niya, pag meron kang master, naglilingkod ka sa master mo, hindi ba lagi mong makikita yung master mo? Because you are serving your master. Tama po ba yon? Amen? Nakita sino yung alalay ni ano, President Duterte? Bongko ba yon? Bongko? Bongko, bongo. Bongko. O, hindi ba? Talaga naman yon, very intimate sila eh. Na hindi po siya little president, doon na yun ang tawag sa kanya, na pero itong dalawa kasi nito, mga kabataan, meron pong hindi kayang sukatin na relasyon. Na, ibig sabihin, may pinagsamahan po ito, hindi natin alam kung saan nag-ugat yan. Pero ang punto daan, mga kabataan, na si Bongko is not the president, si Duterte po ang presidente, pero si Bongko naglilingkod sa presidente. Kaya na nangyayari, lagi niya nakikita. Diba? Kaya without sanctification, no one will see God, mga kapatid. Na? Kaya sinasabi dyan, kailangan meron tayo follow peace with all men. Na? Wala dapat tayong kaaway. Tawa po. Kung meron mang taong inaaway tayo, sila lang, pero tayo, hindi natin sila kaaway. Amen? Na, kasi may mga ganun, gusto tayo awayin, hayaan mo na. Na, pag sinabi, alam mo, kaaway kita. Salamat, pero gusto ko ipaalam sa iyo, hindi kita kaaway. Amen? Na? Kasi sabi dyan, follow peace with all men. And holiness. Na? Pag sinabing holiness, mga kapatid, no? Ito po, dapat yung dalistay na tayo nga po, mga kapatid, ay talagang masasabi po natin, meron pong no, puso na talagang totoo. Amen? Okay, ano pa? Makita po natin. Without love, I am nothing. Na? 1 Corinthians chapter 13. Kasi pag without love, kala nyo kaagad eh. Pag-ibig ng lalaki at babae. No? Kasi marami dito, without love talaga. Pero tignan muna natin kung ano yung 1 Corinthians 13, verse number 2. Ang sabi diyan, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries
and all knowledge, and lo, I have all faith, so that I can remove mountains, and have not charity or love, I am nothing. O, naunawaan nyo na kung ano po yung pag-ibig na sinasabi dito. Na madalit sabi, mga kapatid, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, then you are nothing. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Doon sa Matthew 27:37, sabi niya, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy souls, and with all thy might. Or without love, then you are nothing. Pag hindi ka nagmamahal sa Panginoon, wala ka. Na, baliwala ka, mga kapatid. Ano pa? Na, sa 1 John chapter 3, verse number 14. 1 John 3:14, sabi diyan, we know that we pass from death unto life, sabi, naligtas na tayo, because we love the brethren. He that loveth not his brethren abideth in death. Mag-amen naman kayo dyan. Sabing ganun, ano? Dahil tayo yung mga ligtas na, dapat minamahal mo ang kapatiran. Kahit hindi siya kaibig-ibig. Kahit nakakaasar siya. Yung asar na asar ka na sa kanya. Pero sabi ng Bible, mahalin mo raw. Ano magagawa mo? Pahirali mo ba yung sarili mong gusto? O yung utos ng Panginoon? Madaling mahalin yung kaibig-ibig. Pero napakahirap mahalin yung nakakaasar. Amen? Pero ano magagawa natin? Utos ng Panginoon to. Amen? Alam niya, sabi ni Panginoon, di ba? Love your neighbor as thyself. Ayita niya? Sabi niya, pag meron kang hindi minamahal na tao, bumabalandra sa'yo. Kasi if you hate your neighbor, then you also hate yourself. Hindi maaari, mga kapatid, you love yourself and you hate your neighbor. Hindi ubra yun eh. It's either you hate your neighbor and you hate yourself. Or you love yourself, you love your neighbor. Alin doon? So, mahirap eh. Naalala niyo minsan, meron ako itinuro sa inyo ang title, yung high principle. Alam niyo, para kang umaakyat sa bundok ganyan, di ba? Hirap yung makina na yung sasakyan. Na? Yung high road principle. Na ano ibig po sabihin dyan? Na kahit inaasar ka na, hindi ka bababa sa kanilang level. Amen? Yan yung sinasabing, blessed are the merciful. Pero niyo po. No? Ni sinaktan ka na, merciful ka pa rin sa kanila. Ayun sabi ng Bible. Amen. Amen. Oh. Kasi mga kapatid, ang demonyo namumroblema sa atin. Kasi gusto ng demonyo maasar tayo eh hindi tayo naaasar. Kaya nangyari, ang demonyo ang naaasar sa atin. Amen? Na? At bakit naman natin nagagawa yan? Eh kasi nga mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Kaya sabi dito, without love, you are nothing. And sabi ng Bible, God is love. Amen? Na? At syempre po, yung atin rin pagmamahal sa wala pa pong kaligtasan. Meron pa ako natanggap na text. Bibigay ko siguro kay Brother Aristo para taga doon sa inyo eh. Na? Actually po, siguro mga late 80s or early 90s, umatin po ito eh. Sa ating church. Noon nandun pa tayo sa may highway. Na taga St. Martin yan. Ewan ko, iba sa inyo yata nakapag-follow up po doon yan eh. Ngayon, yung nagtitext sa akin, alam ko asawa ng preacher yun eh, ni Pastor Abante. Nga lang, nasa Cavite congregation na sila, parang ganun. So, naiwan yung kapatid. Na ngayon, yung kapatid,
nag-a-attend na rin dati yon, na nangyari, parang na-offend sa mga preaching ni Pastor Abante. Na eh, talaga naman nakaka-offend dyan pag hindi mo kaya. Lalo na sa giving. Na ngayon po, na-opera yan ng tumor. Ha? At syempre, although na naalis daw, medyo sabi, Pastor, pwede bang pasyalan niyo po, panalangin niyo. Kaya nga, ibibigay ko kay ano eh, kay Brother Aris. Baka matuluyan pag ako eh. Pag-pipray ko raw. Na ipapalo up daw. But anyway, mga kapatid, ano? Ang point po dito, eto po eh. Marami pong mga taong naghihintay lang sa atin para maligtas eh. Sabi na, no? Merong mga tao na maaaring si Brother Dennis ang gagamitin para tumanggap sa Panginoon. Hindi natin alam eh. Na maaaring na-witness na siya ng iba, nataniman, yun pala, na pagdating ni Brother Dennis, siya ang aani. Pwede rin po yan. Kaya ang punto dito po, meron dapat tayo pong pag-ibig sa mga taong wala pa pong kaligtasan. Alam niyo po ang puso ni Apostle Pablo. Tingnan po natin ang puso ni Apostle Pablo. Romans chapter 10, verse number 1. Matindi ang puso ni Apostle Pablo eh. Romans 10, sabi niya, brethren, ito po ah, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Kung meron mang desire si Apostle Pablo, yung mga Hudyo, aligtas. Na? Eh si Apostle Pablo po, apostle to the Gentiles. Hindi siya apostle to the Jew. Pero yung desire niya po, yung mga Jew ay maligtas. Alam niyo ba kung kano katindi yung desire na yan? Chapter 9, verse number 2. Tingnan natin yan. Sabi niya dito, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Huh? Verse number 3. Sabi niya, that I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, that my kinsman and my kinsman according to the flesh. Ano sinasabi niya po? Sinasabi niya, no? Kung po pwede lang, ako na lang ang sumpain o ako na lang ang mapunta sa impyerno para itong mga ito ay maligtas, papayag ako. Ganun po, katindi. Amen? Yun po ang desire ni Apostle Pablo. No? Well, I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Amen? Kaya mga kapatid, kailangan talaga mag-soul-winning. Amen? Hindi lang after the number, kung hindi po after po tayo sa mga kaluluwang maliligtas. Tao po. So, siyempre, yung love for the word, salita ng ating Panginoon. Pang-anim po, without discipline, we are not sons or children of God. Hebrews 12:8. Without discipline. Sabi na, hindi yung wala kang disiplina. Ang sinasabi po rito, na, but if you be without chastisement, whereof, all are partakers, then you are bastards and not sons. Amen? So, ano sinasabi po rito? Kung walang disiplina nangyayari sa iyo, aba, baka hindi ka anak. Baka ikaw ay bastardo. Sa madaling sabi, mga kapatid, tignan niyo. Na? Sa verse number 6, atrasan natin po. Verse 5 muna. Verse 5. Tingnan niyo po, ha? Verse 5.
And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son. Despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Iba kasi, no? Nagtatampo sa Diyos. Huwag daw, sabi nga dyan. Okay, verse number 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Sabihin, na, dahil mahal tayo ng Panginoon, pag tayo po'y nalilihis ng landas, papaluin niya tayo. Verse 7. Ano pa ang sabi dyan? Verse 7. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For which son is he whom the Father chasteneth not? Kaya mga kapatid, pag wala pong disiplina na ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi tayo anak. Pero siyempre, wag na natin hintayin pa madisiplina tayo, no? Iayos na natin ang ating sarili. Amen? No? Parang minsan ganito eh, meron isang istorya. Meron isang nanay na ang talagang problema niya talaga, extreme problem ang kapatid, ay yung kanyang anak. Na? Na tuwing yung anak, may magagawa, palo siya ng palo, palo ng palo. Walang ginawa yung nanay. Na puro palo. Ano po, tuwing magkakamali, palo. So ang ginawa ng nanay, dahil nga yung bata, ganun, laging sablay, dinala po sa isang psychiatrist. Tapos yung psychiatrist, kinausap yung anak na mga ilang minuto. Tapos sinawag niya yung nanay na doon sa opisina. At ang sabi nung doktor na yung anak mo, eh kung titignan, wala namang problema. Na, ang naging problema, ikaw, yung nanay daw. Kasi daw, hindi masyadong napapansin si anak, kaya gagawa ang kalokohan parang mapansin. Na malungkot na ang pagkakapansin ng nanay lagi, palo ng palo. Di ba? Kaya yung nanay, mga kapatid, sinasabi niya, kaya ko lang naman ginagawa yun kasi mahal ko siya. Sabi ko, mga kapatid, here is an example na meron tayong ginagawa pero hindi natin pinapaliwanag kung bakit natin ginagawa. Kasi pag namalo ka ng anak mo, paliwanag mo kung bakit siya napalo. Ah, kasi lumaki po ako ng ganyan eh, yung aking stepfather. Sastre po yun. Pag dumaan po ako sa kanyang sastre, na parang pakiramdam niya, naging ano ako doon, istorbo sa sastre, babatukan ako eh. Subukan niyo na ba yung batukan dito na parang nakukuryente ka? Pong! Hindi sa inyo naka, ano na yan, nakaranas. Gusto niyo maramdaman? Dito talaga, oh. Talaga pag, hindi pa ganun, pataas eh. Pok! Na? Pero mag sabi ko, ano ba nagawa ko? Dubaan lang ako, may batok na ako. Na? Anyway, mga kapatid, hindi po yung ganun eh. Walang explanation. Sana kung sinabing ganun, oh, na yung mananahe, inistorbo mo, alas ganyan, puk, walang ganun eh. Basta parang trip lang ba? Trip lang. Na? Sa lumaki po ako ng ganun, na walang paliwanag. Kaya mabuti na lamang, nakakilala ko sa Panginoon, baka kung hindi, baka yung mga anak ko na ipasa ko sa kanila yung ganung klaseng ano. Di ba? Na sabi nga, hurt people will hurt people. Pag ikay nasaktan, yun din ang igaganti mo sa iba. Lastly, last na po ito, na hindi tayo po pwede na wala ito. Na? John 15:5. Ano ang sabi dyan? I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Amen. Andan naman yung word na without.
Kaya sabi ng Panginoon dito, ni Kristo mismo, without me, sabi ni Christ, wala kayong magagawa, wala ka, pag wala ako sa iyo. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng wala tayo kay Kristo. Dahil pag wala tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Na? Ibig sabihin po ng Panginoon dito, kaya ka merong nagagawa ngayon. Ano man yung ginagawa mo, na? Kaya mo nagagawa yan dahil ako ay nasa iyo. Siyempre, sinasabi natin yung mga katanggap-tanggap na ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? So, hindi tayo uubra na mamuhay sa mundong ito, wala ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, sabi nga, no? Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. At ang pangako pa ng Panginoon, sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Kaya kasama natin ang Panginoon. Na nag-message sa akin si Chill. Sabi niya, naiiyak na ako. Naaalala ko si Pogi. Ngayon lang kasi nag-iwalay yung mag-ina eh. Na nakakadalawang araw na yata eh. Pangatlo na ngayon. Na sabi ko, na manalangin ka sa Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, makakayanan mo yan. Na, at isa pa, sabi nga nun, na lagi kang magtiwala na be strong in the Lord. At huwag kang mag-alala, sabi ko, ako na papa mo, ipinagpipray ko na makuha nyo kaagad si Pogi diyan. Bakit po? Faith without me. Na, kasi siyempre, naging magulang ka rin nang nalayo. Hindi ko lang masabi, alam mo ba, nung una ka nagtrabaho sa ano? Sa Singapore, yan ang naramdaman ko. Kasi nung naghatid kami, hindi pa ako umiyak, nung pauwi na kami, nung kami-kami na lang. Nila Nel, ni Lalakay, ewan ko kasama sila kayo. Basta yung mga kasama ko, doon ako umiiyak eh. Na? Anyway, mga kapatid, siyempre po, gusto nila yan, pinag-pray nila yan, sabala ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yan po sinasabi, na without me, you can do nothing. Mabuti nga, meron ng mga high-tech ngayon. Meron ng Skype. Meron ng Messenger. May FaceTime. Ano pa ba? Viber. Lahat ng communication. No? Eh, noong araw, wala naman yan eh. Na nag-a-abroad si Tatay Ray, susulat siguro kay Danay Leti, lingguhan bago dumating, lingguhan. Kaya buwan bago ka makatanggap ng reply eh. Buwan. Ngayon hindi eh. Na pag-text mo ngayon, maya-maya, meron na agad reply. Pag-pisil mo ng button, makikita mo na kahit saan, lupalok ng daibdig eh. Maganda, pero alam niyo po, hindi ba naalala niyo po sa Bible, yung pagbabalik ng Panginoon? Ano lang to? Extra na lang. Na ang sabi dyan, ano? Lahat daw ng mata, makikita siya sa pagbabalik eh. Noona, sabi ko, kung ito ang mundo, dito bababa ang Panginoon. Paano makikita nun narito? Eh sabi ng Bible, lahat daw ng mata, makikita siya. Eh dumating na nga po yung mga internet na yan. So ibig sabihin, pwede nang makita. Na, para po yung mga live telecast na ni Pacquiao. Hindi natin alam. Basta ang sabi ng Bible, every eye will see him. Na? Mga kapatid, hindi niya sinabing every eye na nakakakita, makikita siya. Nung sinabi ng Bible, every eye shall see, pati bulag. Amen? Ganun po yun. Eh, yun naman ay pangunawa ko lang. Diba? Kasi sabi ng Bible, every eye eh. Oh. Siguro kung wala kang eye, hindi mo makita. Pero kung bulag ka, may eye ka pa rin naman eh, bulag nga lang. Amen? Kaya ganyan po ang technology. Na? Gagamitin ng demonyo, gagamitin rin ng Panginoon. Na, kaya lahat ng bagay, kung paano mo gamitin, maganda man yan, pwede mong gamitin sa hindi maganda. Amen? Katulad ng panalangin. Maganda yan eh. Na, pero sasabihin mo, nanalangin ako bakit? Papanalangin ko, mamatay na yung kagalit ko. Angit naman, di ba? Amen?
Tulad din sa araw, meron akong kinakausap na naghahanap daw siya ng mapapangasawa. Yung nga lang natatakot. Baka daw, pag napag-asawa niya na raw, meron daw iba. No? Magiging dalawa sila. Sabi ko, walang problema yan. Ang hanapin mong papapangasawa, duling. Kasi ang tingin sa'yo, dalawa agad eh. Kaya hindi na kukuha ng pagatlo yan. Dalawa na kaagad kayo. Oh, contento na yon. Dalawa na eh. Amen. Tayo po lahat ay tumaya, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. So Sunday po, balik na yung ating, Sunday school. So, pag-pray nyo po, maigi po. Tapos, sa pang-announcement, pag-pray nyo po ako, sa last Sunday, ano ba last Sunday na September? At 30, no? Umaga po, wala ako dito. Na-speaker po ako ng, kay Pastor Dong, kasi church anniversary po nila yun. Tapos, Sister Lynn, patuloy nyo pa rin. Nininervous ka pa rin ba? Medyo tumapang na, no? Ganyan yan. So, prayer lang po natin. Ano po? Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin, Diyos, salamat po muli sa aming po mga talatang napag-aralan, nabasa, Panginoon. Nakita po namin, Panginoon, na mga ilang nabanggit po namin, hindi po pwede na wala po sa amin, Panginoon. Kaya Lord, pinupuri ka po namin. Napakadakila mo po sa aming po mga buhay. Alam po namin, ang bawat panalangin po namin, ay inyo pong bibigyan ng katugunan, Panginoon. Tuloy namin nilalapit po sa inyo, Sister Lynn, dalawang araw pa po, sa Sabado at Linggo, Panginoon, ang kanyang exam. Kaya patnubayan mo po siya, Panginoon, na patuloy. Bigyan mo po siya ng talino, pangunawa, Panginoon, sa bawat tanong. At kanya po masagot ito na ang galing po sa inyo, Panginoon, ang talino po na kanya pong ginagamit. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo po sa inyo pong mga anak. Pinupuri ka po namin, Panginoon, tinataas po namin ang inyo pong pangalan. Dalangin po rin namin ang mga kaloob. Inyo po, Panginoon, itong basbasan, patuloy po magamit sa inyo pong gawain. Ito po lahat ay aming hiniling. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, tayo po lahat ay tumayo. Salamat po muli sa inyo pong paglalo. Nakita Saturday, Saturday Watch, balik dito tayo, no? So, ito po inyo po, Pastor, lagi po nagpapaalala po sa inyo. Mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Ingat sa basa ng ulan, baka magkasakit.